Hello guys, welcome to my channel. It's me again, Adele Milan. For today's video, I'm going to share to you yung bago kong pinagkakabalhan since pandemic and stay at home. Itong tinatawag nilang Benamon. It is a NFT base or a non-fungible token, a blockchain-driven online gaming platform. I guess you heard about Axie Infinity. Parang ganito siya. It allows and turn gamers into investors. As I said, it is like Infinity Games that will let gamers invest and earn by playing. Imagine playing a game you enjoy and getting paid in the process. It is a play-to-earn game. The Benamon play-to-earn game combines adventure. Ito, adventure tawag dito. Parang farming to get points. Speed. Ito, pabilisan. Pabilisan siya. By colors tong ano nila to kill the monster. May mag-pop up sa taas ng ulo ng monster. That means, yun ang i-hit mo to kill the monster. Yan, makikita mo na may blue, green, red, and yellow. And it is also the ability in engaging role where gamers kill monsters. To destroy any monster, the player will use a determined element combination. Yan itong ginagawa ko. Once a player monster is killed, the player will receive a reward. Yan na. May reward po tayong Benamon token reward. And this reward can be exchanged for real cash. Since nag-effort ka naman, nag-contribute ka to kill the monster. Players will earn better and more rewards as they advance farther in the game. Nakikita nyo may maliliit na monsters and may pinakamalaki. Yun yung tinatawag na boss. Once you pass sa boss, ibig sabihin yun, pag napatay mo yung boss, you will go to the next level. Mas malaki ang bigayan sa next level, pero mas malaki din yung bawas time. You will need this monster, itong monster, to play the game. This is called Planet Z1 Monster. To get them, you have to obtain Bimon Z1 and Bimon token to buy your monster. Playing is quite simple. You can move and attack with the WASD keys in your keyboard. Yun lang yung para pang hit. Hit correct attack at the correct moment to hit the enemies. If you fail your attack, while you miss hitting the enemy will hit you back and you will lose them. You will lose time. Yung time, the top bar, yung blue bar sa taas. The time limit to kill each monster is 1 hour. So, dapat ayusin talaga para hindi mababawasan yung time mo. Gaya nitong ginagawa ko. Pero nasanay na yung kamay ko, palitan ng colors. Yan, pabilisan para ma-achieve mo yung time. Pag na-hit ka ng monster, nababawasan yung time. Yan po. Mag-pop up sa taas yung color and the monster also change its color. May ano din sa gilid, yung quiz. Pag natapos mo yung quiz lahat, mag-line red yan siya. Ibig sabihin, you go to the next level. Pag na-defeat mo lahat ng enemies in this level, pabilisan. At lalong nagpahirapan up to the next level.
Ganito lang ginagawa ko to kill the monster. Hit lang yung colors na nasa taas. Ako tumitingin ako sa circle talaga. Yung mga kasamahan ko dito, sa monster itself sila tumitingin. Pero iba kasi ang kulay pag sa monster, parang maliwanag. Yung red at yellow parang magkapariha na. Kaya dun talaga ako sa circle, sa taas tumitingin. Para ano, mabilis. Kasi pag hindi mo na-hit kaagad yung color, ikaw mismo yung maunahan. Ito yun na yung boss. Ito yung boss going to the next level. Mahirap to ano, i-kill at ano siya, yung matigas. Daming, oh, quest completed. Nandito na ako sa level 4. Ito yung level 4. Dapat matapos ko rin yung quiz sa gilid. Malalaman mong matatapos mo na yung quiz sa gilid kasi mag-cross na yan. Red line. I-erase din niya yung ano, monster. Dapat mag-kill ka ng ogre, 2, bears, 4, spiders, 5, ultra wolf, 5, wolf, 6. Yung nagdala na, ayan, yung monster na pinatay ko, yan ang yung ogre. May dala siyang pamalo. Yan, spider yan siya. Siyempre, malalaman naman sa kulay. Sa ano form niya. Yung katabi niya, ultra wolf. Yung wolf, yung pinakamaliit. According to, ano din to siya sa points. Yung nasa taas, Colossus yung nasa taas, malaki yung bigay na points. Hanggang pa baba. Next. Sa kanya yung giant, then ogre, then bear, then spider, ultra wolf, then wolf. Yung wolf yung pinakamaliit na bigay na score. Kaya, dapat marami kang makill na monster kasi doon nakasalala yung reward mo. And your reward can be converted to cash. So, yun po. Ito yung ultra wolf. Yan yung ogre. Sa kabila, yung bear. Minsan, dinadaanan ko na lang yung iba. Kasi hindi na mahabol. Minsan mag-bug kasi lumulusot ka lang sa monster. Sobrang pabilisan. Kailangan mo talagang maging mabilis. Kasi may hinahabol kang time. Yung time left is 24. Tapos yung score ko is 12,073 pa. Dapat mag-aim ako nito ng 20 pataas. Kaso parang di ko unaabot to. I doesn't be
Yan, according sa quest ko, isa na lang kailangan kong patayin. Ayun, napatay na. So next is, papasok na tayo sa next level, which is level 5. Kailangan muna nating patayin tong boss. Pag napatay natin tong boss, punta tayo sa level 5. Makikita nyo sa level 5, pahirapan na talaga sa mata. Kasi kailangan mong tumitig masyado sa kulay kasi night mode na yung level 5. Night mode means madilim. Here it is. Sobrang blue. That's it, guys. If you like to invest in this game, I will advise you na invest only what you can afford to lose. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe, like, share, and comment. And please hit the notification bell for you to be updated on my next videos. Bye for now.